Magandang magandang oras mga katuklas. Dahil hindi ko naman alam kung anong araw o kung araw mo nga ba o gabi mo ito pinapanood, ay magandang oras na lang mga kapatid. I know, medyo off-point. O baka medyo nabubuhan ka. Eh kung ganun, edi ito na. Damn! Eh, wait lang. Peace lang kapatid. Well, ito nga pala ang una nating upload. Sana hindi ito ang maging huli. At oo nga pala, salamat sa 95 pioneers natin sa ating channel. At dahil majority sa mga request nyo ay patungkol sa history, eh pagbibigyan ko na kayo. Well, syempre kailangan ko talaga kayong pagbigyan. Well, kung ano naman kasi ang gusto nyo, ay handang-handa nating bigyan yan ng sagot. O kapatid, bago tayo magsimula ay kung bago ka pa lang, ay pa-start mo na yung red button sa baba. Okay. Yung kulay red na may nakalagay na subscribe, gusto ko kasing malaman kung paano yun gumagana. Ipindot mo nga at sabihin sa akin kung ano ang mangyayari. Huwag ka mag-alala, hindi yan sasako. Napindot mo na ba? Napindot mo na ba? Kung hindi eh, basta pindutin mo na lang mamaya. Sige, simulan natin. Lahat naman tayo ay may ngipin, di ba? Stop it! Sabi ko nga yung iba wala. Well, sa mga may ipin, syempre, makaka-relate kayo rito. At sa wala, huwag kayong mag-alala. Mag-upload tayo kung paano magkaroon. Kung posible yun. Naiisip nyo rin ba ang naiisip ko? Seriously? Well, syempre, hindi nyo maiisip kasi sa isip ko ba? Hindi ko pa sinasabi sa inyo. Well, speaking of eating, well, siguro lahat naman tayo ay nagtututbrush, diba? Well, kung hindi, eh, okay lang yan, kapatid. Ingitiin mo lang. Abig! Sa panahon ngayon, eh, marami talagang toothbrush ang nagawa na nakadepende sa kondisyon ng taong gumagamit nito. Pero, naiisip nyo rin ba kung paano naglinis ng ipin ang mga tao noon? Nung hindi pa na-invento yung toothbrush. Teka lang, sino nga ba ang nag-invento ng toothbrush? Ang toothbrush na alam at kilalang-kilala natin ngayon ay na-invento noong 1938 ni Dupont de Nemours na unang pinangalan ng Dr. West Miracle Toothbrush. Well, ang toothbrush kasi ng mga tao noon ay damp cloth at meron din naman siyempre makalumang toothbrush kung saan ang mga braces ay guha sa buhok ng mga hayop. At bago yun ay may mas nauna pa talagang version ng toothbrush. Ito ay tinatayang unang ginamit noong 3000 BC at ito ay ang tinatawag nating chewstick. Isa siyang maliit na sanga na may shredded na dulo. Well, balik tayo sa mga toothbrush na may bristles na gawa sa buhok ng mga hayop. Oo, mga hayop. Particularly yung mga baboy. Hindi si ate na nasa peak yung baboy mismo. Oo, mga baboy. Yung mga gumagulong sa putik, sa dumi, o kung ano man at yung buhok nila ang ginagamit na bristles sa toothbrush. Siyempre, mapapaisip ka na, yuck, ew, bakit sa lahat eh mga baboy pa? Well, ganito kasi yan. Ang klase talaga ng toothbrush na ginamit ang buhok ng hayop ay nagsimula noong 1498 sa China. At ang bristles ng toothbrush noon ay kinukuha sa balihibo sa bandang batok ng baboy ram. Na kung saan may handle na kuha sa buto ng hayop o kaya sa kawayan. Yung boses ko. Sorry lang. Get some help. Pero ito ay hindi lang simpleng baboy. Ito ay tinatawag nating Siberian Wild Boar. At mula noon, ang mga bristles na mula sa balihibo ng hayop ay siya nang ginagamit ng karamihan. Mula sa China, ang Chinese version ng toothbrush na ito ay naipasa sa Europa. At dahil ang bristles na gawa mula sa Siberian Wild Boar ay napakagas pang sugap, sindiyan, bubblegum scent, ay naisipan nilang gamitin ang buhok ng kabayo. Ngunit dahil napakahalaga ng mga kabayo noon, para sa kanila ay mas kadalasan nilang ginagamit yung balahibo ng baboy. Lahat ng ito ay nagbago noong 1938.
Siyempre, ito yung taon kung saan na-discover ni Duport or DuPont de Nemours ang nylon bristles na magpahanggang ngayon ay ginagamit natin. Pero hindi ang Chinese o kaya si Duport or DuPont ang naka-invento ng toothbrush. Katunayan ay na-invento na talaga ito ng mga Egyptians noong 3500 BCE at ito ay ang cheese stick. Ito ay cheese stick. Mali yan. Cheese stick yan eh. Ito yung tinutukoy natin kanina. Ang chew stick na ito ay mula sa sanga ng halamang Salvadora persica na kung saan pinaniniwala ang mayroong healing at antiseptic qualities. Pero kung tatanungin talaga ako sa mga particular na tao na nagpauso ng pagsisipilyo, paglilinis ng ipin, ay siyempre nananatili pa rin isang malaking hindi pa natin alam. Fun fact, alam niyo ba na ang mass production ng toothbrush ay nagsimula noong 1885? Alam niyo rin ba na ang unang electric toothbrush ay na-introduce noong 1960? Alam niyo rin ba na wala na talagang kasunod to. Well, syempre kung nagustuhan mo ang video natin kapatid, pwede ka naman siguro mag-like and subscribe. Huwag ka na mahiya at maging isa ka na sa ating mga certified katoos. Mali, ako si Tuklas na nagsasabing, hero.